Amen. Blessed Sunday, Church. Magandang umaga po sa bawat isa. Can you look to your immediate left and right? Sabihin mo, I'm blessed to be here with you today. Amen. Hallelujah. Amen. Grabe po, no? Kanina nagsisimula pa lamang po tayo. Si Lord po talaga pinaparanas niya po at patuloy niya pong pinapadama po sa atin na hindi po siya madamot sa kanyang presensya. Amen po. Amen. Alam niyo, mga magulang kapatid, bago po tayo tumungo sa pag-uusapan po natin sa mensahe pong ating ibababa ngayon. Alam niyo po, next week when we meet, it's gonna be the last Sunday of October, and then the next will be November, and then December, and we only have what? 2 months and a week left. But alam niyo po yun, no? And to some, we are still praying for this year. Na Lord, I prayed for it to happen this year. Naniniwala ako, nananampalataya ako, Panginoon, na hindi pa po matatapos ang taon, nasasagutin mo ang aking panalangin. Amen. Ako lang po ba yun? Amen. Or you've been praying for the salvation of your family. But you know what, Church? 2 months and 1 week left. Alam niyo po, kayang-kaya pa pong gawin ni Lord yung atin pong mga alin, yung atin pong mga pinapanalangin. Who's with me here today? Amen. You know what, Church? Pag-uusapan po natin ngayong umaga, it's all about worship. Na po, can you say it with me? Worship. No? House of worship. That for the first week po, na pag-usapan po natin yung alin, yung house of prayer. Amen po. And then last week po ay house of faith. Ngayon naman po is all about house of worship. Now, ano pong pumapasok sa isip po natin whenever we get to say or hear the word worship? Ano po? Pagsamba. Ano po kayang pumapasok sa isip natin? O ano po kaya yung alin? Yung unang-una pong masasabi natin when we say worship? Ano po? Ano po kayong mga ano? Pwede po kayong sumagot. Ano po kayang ano? Sa mga nanonood po pala online, welcome mo sa ating worship service. Pwede din po kayong mag-type sa ating comment box kung ano po yung mga pumapasok sa isipan po natin whenever we get to say or hear the word worship. Na po, maaaring pag sinabi natin yun ay nag-aawitan sa church. Tama po ba? Na po, napapalakpakan. Kanina kumanta po tayo ng anin. Create in me a clean heart. Amen po. Na maaaring yun po yung pumapasok sa atin, yung sa ating isipan, yung po yung image of the church. Maaari. No, when we say the word worship, maaaring yung simbahan po, no po, na pinagdadausan po natin ang gawain, or could be the songs that we sing. No po, lifting our hands, praising the Lord, kumapalakpak, sumasayaw, sumisigaw ng hallelujah. Yes po, that's worship. But you know what, church, when we study the word of God, when we study the word of the Lord, yung Bible po, pag binasa po natin, the Word of God tells us na meron pa po itong alin, mas malalim pa pong kahulugan. Pagsamba po, ang pagsamba or worship, hindi lamang po ito natatapos sa simbahan. Ang pagsamba po pala, hindi lamang po natatapos whenever we sing songs here, whenever tayo po ay nakaupo dito sa simbahan, at lalabas po tayo, ang worship po pala ay hindi lamang po tuwing Linggo. Amen? Worship is more than just what we do on Sundays. It's about who we are every single day. So worship is a lifestyle. Amen po, no? So outside this building, we can still worship God. But you know what, church? I'm also grateful po, no? You can agree with me. Who among you here is grateful that we are part of a church na rin po, doing worship services outside this building. Alam niyo po, bukas, nandun po ulit kami sa kulungan. Ano po, mag-staycation po kami doon nila, Pastor. Joke lang po. Ano po ulit kami, no, para po magbahagi ng alin, ng magandang balita, to reach the hearts po, alin, ng mga kapatiran po natin doon sa kulungan, and then yung atin pong mga kabataan, from Mondays to Fridays po, no, from sa atin pong Light Ablaze, nagka-campus po, no, to reach out, still worshiping God outside this building. And after naman po ng Saturday, yung atin pong mga next gen po, no, alam niyo po, 7 to 12 years old, sila po ay humahayo na. Ano po, nakaka-proud, amen? Nakaka-bless isipin that we are part of a church who's doing worship services outside this building. Alam niyo po, kanina nagbigay din po tayo. Alam niyo po yung pagbibigay natin is also part of worship. Tama po ba? No? And when we give, hindi lamang po yung ating mga sarili lamang po yung nabibless. But also this generation and to the next. Ibig sabihin, parte po tayo ng pagsamba sa mga susunod pa alin, sa mga susunod na taong maniniwala pa sa ating Panginoon. I'm just grateful to that. And you know what, church, as I've said a while ago,
the word worship, pag ako po, no, whenever we say worship, syempre, as being part of the worship team, I love worship songs. Tama po ba? No po? And whenever I get to worship God, that's when I could get to encounter Him. Pag nasa bahay, alam niyo po yun, kahit nasa bus nga po, naalala ko dati nung college ako. I worship God, tapos galing po kami sa church, kasi uwian po ako noon eh. E pag Sunday, uwi na po ako, punta na po akong Antipolo, babiyahin na po ako pagkatapos po ng worship service, punta na po ako ulit Antipolo, tapos magbabas, mag-MRT. Tapos pag sa bus po, syempre makikinig ka ng worship songs na po. And during worship songs, I could get to encounter God more. Mas mabilis ko siyang nai-encounter whenever I get to sing for Him. No po, naalala ko yung kanta na yun, yung ano, Jesus, beautiful Savior, blessed Redeemer, bright morning stars. Tapos nasa bus po ako noon. Nasa bus ako, papuntang Cubao. Bumaba ako ng monumento, papuntang Cubao. Tapos nasa bus po ako. Tapos sa bus, syempre, dahil nga may mga tao, nakalimutan kong nasa bus ako. All creation cries. Grabe naman. Tapos nasa bus. Tapos may tumitingin sa akin sa may kaliwa. Pagtingin ko, ay, nasa bus pala ako. Amen. Hallelujah. Tapos medyo teary-eyed na ako. Sa ako palang naalala nung mayroon na akong nararamdaman sa kaliwa na may parang tumitingin sa akin. Oo nga pala. No? nasa bus pala ako. Kasi nga po, alam nyo, ang sarap po sa feeling every time that we could get to worship God. Tapos pinaparanas ni Lord yung presence niya wherever we are. Kahit nasa bahay po tayo, kahit nasa alin, habang naglalaba ka, kahit naguhugas po tayo ng pinggan, alam niyo po yun, ako po madalas sa toilet, kasi po, nagpa-practice po ako ng line-up, doon po ako unang kumakanta sa alin. Ang una pong nakakarinig ng setlist ay yung alin, yung tubig, yung tabo, yung shower. Amen, sila po yung unang nakakarinig pag kumakanta po doon sa toilet kasi napapractice po ako doon. Maari po bang itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon? Naalala ko po nung una ko pong salang sa praise and worship team po, no, ang kanta ko po noon everyday. Nasa toilet po ako noon, kumakanta po ako noon sa toilet. Tapos nagpa-practice na ako. Come on, history makers pa po kasi tawag noon. Come on, history makers! Maari pang itaas natin ang ating mga kamay. At awitin natin ito para sa ating Diyos na buhay. Awitin natin. Everyday, Lord. Alam niyo po yun? Yun lang po yung aking pangunawa during that time that this is all about worship. When we worship, it's all about singing songs, attending church every day. No, upo po tayo dito, tapos lalabas na po tayo sa lugar na ito. And then, pagkatapos po pagkadating na po ulit ng Sunday, another worship service po ulit. Amen po ba? No po, and that's what I thought about worship. But thank God, as I journeyed on to my Christianity walk, alam niyo po yun, mas lumalim pa po, no? That's why I always get to say this, Lord, hindi ko gusto yung sarili ko pag hiwalay ako sa presensya mo. Alam niyo po bakit? Kasi during those times when we are away in the presence of the Lord, doon po tayo alin, doon po tayo nagumagawa ng maling desisyon. Tama po ba? Doon po tayo alin, doon po tayo gumagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon because why we are outside in the presence of God and then, dahil nga po humiwalay po tayo, we could get to do what? Wrong decisions, tama po ba? Unwise choices resulting to consequences. Kaya po pala, importante pong maintindihan natin that worship, it's not just about what we do here every single Sunday, but also outside the building, wherever we are at, asan man po tayo, we can get to worship God. Amen. Amen. Alam niyo po, tuwing Monday po, pag pupunta po kami doon sa, ano, meron po ako ng expectation na ano laging, Lord, kahit isa lang dyan, grabe, pag nagbago yan. Alam niyo po yan? Tapos kasi pag nandun po si Pastor Jun, sasabihin niya, alam niyo mga kapatid, kagaya niyo rin ako dati, ganyan siya. From, alam niyo po yan, from a prisoner to a preacher of the word. Because why is someone worship outside the building? Someone what? Someone share the gospel out of the building. Although we sing songs po doon, kumakanta po kami doon, but you know what? But because worship is made outside as well of the church, may nakakakilala pa rin kay Lord. Because why? We ourselves is a house of worship. Pag tiningnan mo yung katabi mo ngayon, house of worship yan. Bahay ng pagsambayan. Na po, when I first began to understand this truth, alam niyo po, nagbago po talaga yung aking buhay. Akala ko noon, ang pinaka-importanting worship ay tuwing linggo lamang. Pero when I realized
na bawat hakbang po pala, bawat salita, bawat ginagawa, bawat relasyon ay isa pong pagkakataon para ipakita ang pagsamba sa ating Panginoon. Nakita ko din po na hindi lamang po sa loob ng simbahan ako tinawag ng ating Diyos. Even us, no, hindi po tayo limitado sa alin sa four corners of this building. Tinawag ang buhay ng bawat isa mismo para maging alin buhay ng pagsamba, bahay ng pagsamba. Worship is not limited to a place, but to a heart that carries God's presence. Now, church, who among you here wants to be a house of worship? Alam niyo po yun, I really love people that adds up to my faith. Pagkasama ko siya, alam niyo po yun, yung napapag-usapan namin, how mabuboost yung faith ko, na-add ako ng pananampalataya, oo nga, no? Pag nakakasama ko yung isang kapatiran, alam niyo po yun, a brother or a sister, adds up to my faith, grabe yung ginagawa ng Lord sa buhay nito, no? Kahit ganito na yung nangyayari sa kanya, pinipili niya pa rin sumamba. No po, I love a person and also I just admire a person kahit napagod na, kahit pasuko na, alam niyo po, pinipili pa rin sumamba. Ang hirap po minsan itaas ang kamay, tama po ba? No po? You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. You are my strength. Lord, pagod na ako. You are my... Pero nakikita mo pa rin yan, nakataas yung kamay. Amen. No, at sa pagtaas ng ating mga kamay, alam niyo po yun, something beautiful about worship is that when we worship God, natutuon po yung ating alin, yung problema natin, nawawala, and then we can just get to focus to the problem solver, which is God. No po, because in God, all things are possible. He can make things possible. Kahit yung ating alin sa ating pananaw, imposible na. You know what, church? I'm just gonna go straight na po, no? Sa pag-uusapan natin. But before I go sa scripture po natin, alam niyo po, as you look to your brothers and sisters, to your immediate left and right, to your front and to your back, mismo po yan, bahay ng pagsambayan. That's why how we treat ourselves matters. Let's read on to the book of 1 Peter chapter 2, verses 4 to 10. Shall we all stand up on our feet and let's all read the Word of God? I'll be reading po yung first slide, then kayo naman po sa next slide. Yep, and if you read on po, we'll be reading po sa New International Version. Pagbinasa po natin yan sa ating mga Bible, The Living Stone and A Chosen People. Now verse 4, sabi po doon, as you come to Him, the living stone, which is Jesus Christ, rejected by humans but chosen by God and precious to Him. Kayo po, sa next slide. For in scripture it says, see, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame. Kayo po sa next slide. And verse 8, and a stone that causes people to stumble and a rock that makes them fall. They stumble because they disobey the message, which is also what they were destined for. Now, next slide po. Verse 9. Into His wonderful light. Grabe po, no? Let's just stay doon. Sabi, but you are a chosen people. Ikaw daw po. A royal priesthood, a holy nation. Grabe, ikaw yun. God's special possession. When we understand that, magbabago po talaga yung ating pananaw. That you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. I'm thankful to God that, Lord, thank you for choosing me. Amen po. Sa kabila ng aking mga kabalikuan, sa kabila ng aking mga kahinaan at kamalian, alam niyo po yon, still, He chose me. He chose us. Now, verse 10, sabay-sabay po natin yung basahin.
Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Shall we close our eyes, let's bow on our heads, and let's look to the Lord in prayer. Father, maraming maraming salamat sa pagkakataon na kami po muli, Panginoon, ay pinagtipon-tipon mo, Lord. Maraming salamat sa iyong grasya, God. Lord, we just want to acknowledge, God, that apart from you, we cannot do anything. And we just want to thank you, Lord God, for your kindness, Lord. Maraming salamat, God, for giving us strength sa patuloy na kalakasan na binibigay niyo po sa bawat isa. Thank you, Lord, for choosing us. Maari naman po, Panginoon, na wala kami sa lugar na ito, but God, you have destined this day for us to be here because you have a purpose for us. You have a plan for us. Father, I pray today that, Lord, Holy Spirit, that you deposit your presence here, Lord God. Lord God, buksan mo po ang bawat spiritual na mata, spiritual na tenga, Panginoon, upang malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan, God. Open up every hearts, Lord. And Lord, kasangkapanin mo nga po ang iyong lingkod upang maihiyag lamang, Panginoon, ang salita na gusto mong ibahagi sa bawat isa. God, we thank you, Lord God, for your kindness. Thank you, Lord God, for your goodness. Thank you, Lord God, because you have a wonderful plan for us. Maraming maraming salamat, God. And Lord God, today we just want to dedicate everything to you. We just want to worship you. We just want to honor your majesty here today. Feel free to inhabit, Lord God, to the praises of your people. You are more than welcome here. And you are here, Lord. Maraming maraming salamat, God. And unto you we give back the highest glory, the highest praise, and all the adoration that you alone deserves. This all we pray in the matchless name of our dear Lord Jesus Christ. And everybody say aloud, amen. Mari po bang palakpakan natin si Lord, and we may now all be seated. Hallelujah. Amen. So before I dive in po sa pag-uusapan po natin, let me just give you po a short context and short background. Sa banasa po natin sa 2 Peter chapter 4, 1 Peter rather, chapter 2 verses 4 to 10. Alam niyo po, ang background po nito, ang nagsulat po nito ay alin, si Peter po. Si Peter po yung nagsulat nito. You know po, during this time, yung mga early Christians po, nung panahon na yon, nagkaalin. Nagkalat po sila sa iba't ibang lugar. And what happened was, sila'y nakaranas po ng alin, persecution and rejection mula sa alin, sa society. Marami po sa kanila nalilito na kung alin sa kanilang identity, dito ba talaga ako, tinatanong na yung sarili nila, dito ba ako, saan ba talaga kami nabibilang, ano ba ang halaga namin sa harap ng Diyos. So, si Peter po, through this letter, wants to remind everyone na alin po sila po ay pinili ng ating Panginoon. Kahit sila po ay tinatanggihan ng mundo, sila ay pinili ng Diyos. He describes them as what? Sa binabasa po natin, dinidescribe niya po sila as living stones. No po? Ano po yung sabi nyo kanina? Living alin? Living stones po, no? Si Peter po, dinescribe niya po ang bawat isa as living stones, mga buhay na bato. No po, na binubuo bilang isang spiritual house. Ibig sabihin po, ang bawat isa po ay ilang? Isang living stone, buhay na bato. Pag pinatong-patong mo yan, magkakaroon po ng alin? Isang structure. Tama po ba? No po, that's why we are called living stone. Each one of us is a living stone. No po, we are a living stone. Each one of us. So Peter encourages them, no, to see that they are part of what? Something bigger than themselves. Ibig sabihin po, no, pinapahayag po ni Peter that you are called for something bigger. No, hindi ka lamang basta-basta. Alam niyo po yon. Pag tinignan niyo po yung isang bawat isa po dyan, hindi po yan mukhang bahay, pero isa po yan bahay ng Diyos. Bahay ng pagsamba kung saan po nananahan ang presensya ng ating Panginoon. Alam niyo po, sa bawat isa po sa atin, we might be walking alone, but whenever we combine, kaya po kanina, no, as living stones, pag nagsama-sama yan, pag sabay-sabay na pong umaawit yan, pag sabay-sabay po yan gumagawa, alam niyo po yun, something beautiful happens. Kaya kanina po, no, pag naririnig po natin yung tinig ng bawat isa, it adds up to my faith. It encourages me to worship God even more. Ano po? All creation cries holy. Siyempre, tatas ka din dahil nakikita mo, no, yung mga kapatiran mo. Whenever we worship together, it adds up to the faith. It creates something beautiful. Alam niyo po yun, pag nagpatong-patong na yung pagsamba,
No po, imagine niyo po 'yon, siguro yung worship leader dito. Mari po bang itaas natin yung ating mga kamay. Tapos nakaganon na tayong lahat. No po. Imagine po natin 'yon, no? Tapos mari po bang awitin natin sa Panginoon. Oh creation, Christ. Come on church, I can't hear you. Talagang wala po talaga. No po, kahit yung pag nag-preach dito si pastor, talagang sobrang dynamic niya na. Hallelujah. Mabuti ang ating Panginoon. Amen. Tama ba? Tapos wala pa rin yung response, parang ganito. Amen. Alam niyo po 'yon, no? That's why whenever we have our agreement, it adds up to one's faith. Kaya po pala, tama po pala 'yon. That's why whenever we gather, it creates agreement. No po, sabi nga po, that there's power in agreement, there's power in unity. Now, number one po, pag-uusapan po natin sa nabasa po natin, I only have 4 points for us to ponder. Number one, as I go straight, number one, Christ, the cornerstone of our worship. Amen. Because you are church, God is not confined to buildings made of stone. Ito po. And I'm thankful to the Lord. But He is what? He is confined to every living stones, which is us. Tayo po yun. And number one, as I go through Christ, the cornerstone of our worship. That's why when we give, it's all about Him. That's why when we worship, it's all about Jesus Christ. That's why when we serve, it's all about Jesus Christ. And I thank God that it's all about Him and it's not all about me and it's not all about you. Because human fail, amen po. I could get to fail you. Your leaders could fail you. Your mother could fail you. Your brothers could fail you. Your sister could fail you. Na po, yung ating asawa could fail us even more. That's why it's important, it says, no, sa bawat relationship, kailangan alin. Sino po yung sentro? Si Lord. Now I understand even more. Sa aking ginagawa, kung ako po, kung hindi po sentro ang Panginoon sa aking mga ginagawa, from week in to week out, lahat po ng servant leaders po dito sa church, kung hindi po sentro si Lord sa lahat ng ginagawa, matagal nang wala yan. Sometimes po, all you need is to remind yourself that Christ is the center of everything I do. Because the moment that we forget, pag the moment na nakalimutan po natin, yan na po yung time na alin, magka-question na po natin, para saan pa ba itong ginagawa ko? Who among you here believes that it's tiring sometimes? Nakakapagod pa minsan. Tama po ba? And sometimes, napapagod ka, madidisappoint ka, mafo-frustrate ka. Bakit ganito? Bakit ganyan? But when you look back, buti na lang si Lord yung sentro nito. Buti na lang kay Lord ako nag-yes. Buti na lang si Lord is the cornerstone of my worship, of our worship. No po, that's why it's really important for us to remind ourselves that God, You are the center of everything I do. That's why I am still here. No, even in the relationship po, that's why it is really highly encouraged that let Christ be the center of your relationship. Because sometimes it's the only thing that holds. Even po sa alin, sa pagbibigay po natin sa ating tithes and offering, Lord, kulang na, wala na. Wala na kami makain eh. Bibigay ko pa. But because you understood and you understand, it's clear sa ating mga isipan that Christ is the center of this. Because you know what, church? One thing about God, we can never outgive Him. Whenever we give to Him, He always multiplies it. And you will never notice it. Magugulat ka, grabe, itong buong taon na ito, hindi ko alam paano ko inakay ni Lord. But because of His faithfulness and His goodness, nairaos ko naman. As we have read on po, no, sa verses 4 to 5, sabi po doon, as you come to Him, the living stone, you also like living stones are being built into a spiritual house. Now church, me, ako po, no, by profession po, I'm an architect. Pag ako po, syempre, pag magde-design po ako ng isang bahay or ng isang structure, ang una ko pong make sure na matibay ay ang pundasyon. Now in our worship, as a living stone, importante po ng ating pundasyon ay matibay. You will see po, you're going to witness yung isang structure po, pag mahina po yung alin, yung pundasyon niyan, magigibayan. Have you ever wondered why buhay pa rin po yung mga heritage homes?
Ang dami ng bagyo, kahit yung mga, alin, yung mga buildings na sikat ngayon, dati pa, buhay pa sila King Nebuchadnezzar, pero ngayon, andito pa rin, buhay pa rin yung building na yon. Because why? Foundation is good. Foundation was built in a solid ground, on a solid rock. Now, if our faith is built on a solid rock, kahit bagyuhin ka, tingnan mo, hindi ka magigiba. Iiyak, pero hindi gigiba. Babaluktot, pero hindi mababali. Because why? Foundation is good. And what? Founded in the solid rock. And that solid rock is the Lord. And the cornerstone is Christ. Sige po, palakpakan po natin si Lord. You know, church, sa buhay po natin, I for one would agree na ang dami pong distractions natin. Sa trabaho, sa pamilya, responsibilidad. Minsan nakakalimutan na po natin na si Jesus dapat ang maging sentro. And sometimes we do things on our own without, alam niyo po yun, kahit sa mga bagay na ginagawa natin. But because as a living stone, we understand that, Lord, you are the center of everything I do. I remember po, no, siyempre may mga pastor po tayo nakakausap. I salute them. Alam niyo po yun. Kasi sa bahay, meron na po yan silang alin. Meron na po yan silang problema na hindi natin alam. After that, meron pa po yan sa kapatiran natin. Alam niyo po yan? Eh, ba't ganito si pastor? Ba't ganyan? No po, tapos may pagbabatikos pa sa kaliwat kanan. Tapos pang-apat pa, marami pa pong bagay. Tapos magpe-prepare pa po yan ng sermon. Tapos mag-schedule pa po yan, paano kayo reach out, paano ka alin, paano ka ulit maaakay sa Panginoon. And then, they could just say, Lord, ayoko na, tama na natin to, tigil na natin to. But because why? Yung pundasyon nila alin, si Lord Jesus Christ. Kaya tingnan mo, hindi mag-iba-giba yan, andyan pa rin yan. It says in the book of Ephesians chapter 2, verse 20 to 22, built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus himself as the chief cornerstone, in him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. Grabe yun. And in him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Kaya tingnan mo yung katabi mo, mahalin mo lang yan. Because why? We are called a church for a what? For a reason. That person is also what? A building, a church. Whenever we are joined together, we are a church. Holy temple in the Lord. Jesus is the cornerstone. He holds everything. Kaya po tayo nandito. Nagsama-sama po tayo sa lugar na ito. Because why? Christ is the center. Kaya totoo po yun, whenever we sing, Jesus at the center of it all. Pati po, Jesus be the center of my life. Lord, kasi kung hindi ikaw ang sentro ng buhay ko, Lord, malamang wala na ako, matagal na akong, alam mo yun, bumalik na tayo sa lahat nating buhay. And number two, we offer spiritual sacrifices as we go through. 1 Peter 2 chapter 5, sa nabasa po natin, sabi po doon, to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Alam niyo po, if you are going to read the Bible in the Old Testament, noong unang panahon po, may mga pari po na nag-aalay ng mga handog. Ano po yung na naghahandog po sa templo? Ang inaalay po nila ay alin? Mga hayop, mga tinapay, alin po? Mga insenso. Pero ngayon po, no, bilang mga tagasunod po ng ating Panginoon, tayo po ay alin? Itinilaga bilang alin? Royal priesthood. Meaning po, hindi mo na kailangan mag-alay ng hayop. Hindi mo na kailangan mag-alay ng tinapay. But all you have to do is just offer your life to Him. Spiritual sacrifices. And now we understand, kaya pala ganun. Because dati po, only for you to get to have an access to the presence of God, you have to offer something. You have to be a royal priesthood muna. But now, no? But because of Jesus Christ, we are now what? We are now a royal priesthood. Just like example po, no, imagine po natin, meron po tayong isang tao na sobrang importante po sa atin, mahal natin. Bibigyan po natin ng oras, tama? Totoo po yan eh. This is what I realized. When a person is really important to you, or if you are important to a person, he will make time or she will make time. Regardless of everything. Amen. Regardless of everything, ganun po pala yun, no? Lagi kang available kahit busy ka.
Tama po ba? And this is God. No, He will always make Himself available. Kasi ganun po tayo kahalaga sa Kanya. And as for us, then, no, whenever, because we love God, no matter how busy we are, we still see to it. Palagang pupunta pa rin tayo sa gawain ni Lord, because why? Importante si Lord sa buhay natin. No? We still make time. That's why it's important for us that every day we offer spiritual sacrifices sa Lord. Araw-araw po. It's a daily battle. Tama po ba? Every day is a daily battle. Yung pasensya natin, matitest ng Monday. Sa Tuesday, matitest yung alin. Matitest yung relationship natin. Wednesday, matitest yung finances natin. Thursday, alam niyo po yun, it's a daily battle. But how we respond matters. No po, we can never choose our season, but we can choose our spirit. We can choose how to respond. No po, we can always choose how to respond. And number three, as I go through, later on po pala, basahin po muna natin sa Romans chapter 12, verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Kagaya po ng nabasa natin at kinanta po natin kanina. All creation cries, holy. You know what, church? Totoo po pala, whenever we worship God, holiness matters as well. Holiness matters. And it's really important for us to understand this. Because He is holy, we therefore should be holy. So the way we speak, the way we act, or the way we live our lives matter to the Lord. As a holy temple, if you want God to dwell in you, in your heart, you have to be what? You have to be holy. We have to try. How many here say, would agree with me na mahirap yun? Mahirap. Matitest ka. Mahirapan ka. But you know what, church? We can try. Every day, we can try to be better. Every day is a chance to be better. Because I believe, church, no, worship is not just the songs we sing on Sundays, but it is the lives we live every day. So we let our lives be a continuous offering of worship to God. Araw-araw po. And number three, our identity as God's people. As I have read on kanina po, sabi po doon, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Alam niyo po, pag naiisip ko po yung mga taong feeling na kagaya ko po dati, I thought na wala na po akong value, wala na po akong halaga, parang hindi na ako importante sa mata ng mundo. Naisip ko po yung scripture na ito, I thank God that in God I matter. That in God I have a value. Kasi sabi po doon, we are chosen. Regardless of our age right now, ikaw, pinili po tayo pala ng Panginoon. Kahit sino pa po tayo, may trabaho man o wala, successful man po o struggling, malapit o malayo sa pamilya, pinili ka ni Lord. We are God's special possession. This is what's beautiful about God. Regardless po of what we attained in life, hindi po tayo mahal ng Panginoon. Because why? Because grabe yung potential mo, kasi ang galing mo, kasi marami kang pera. He just loves you because of you. And that's why we could get to worship God, because why? We know our identity. Pag alam po natin kung sino tayo, we can worship God better. Na po, that's why we can respond. Sometimes po, no, even in just singing songs, we can worship God freely because we understand who we are worshiping, kung sino yung sinasamba natin, at kung sino po tayo sa Panginoon. Kaya po pala, no, sabi nun, kanya-kanyang business yan. Pag nandito ka na, pagpapalak ka ng kamay, pagtataas ka ng kamay, pagkakanta ka sa Panginoon. Alam niyo po yung kanya-kanyang business na po pala yun. Kaya alam yun, kahit hindi na kita pilitin. But, syempre, as a worship leader, I have to assure you, no, mari po mga ipalakpak natin yung ating mga kamay. But when you understand
who you are and who He is, pag naintindihan po natin kung sino po tayo at kung sino po yung ating sinasambang Panginoon, alam niyo, church, iba po talaga magsamba yung taong naiintindihan kung sino siya at kung sino yung ating Panginoon. Sige po, palakpakan po natin si Lord. In John chapter 15, verse 16, it says there, "You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you." This reminds me po, no, that we are chosen, yes. And sometimes nga po, no, wag po natin gagamitin ito sa mga nanliligaw po, pag nanliligaw po tayo, mga kabataan, mga lalakihan. Wag po natin sasabihin, "Mahal, you did not choose me, but I chose you." Very wrong. Alam niyo po yan, may napuso na sometimes dati. Ayun po, very wrong. Hindi po natin gagamitin yan. But you know what, church? As I have recalled, I thank God in my personal journey. To some po, kilala niyo po yung aking background. No, I grew up in a broken family. And ako po ay, kung kani-kanino po ako nakitira. But I just remember who I am in God. This reminds me that I am not forgotten nor overlooked. I am chosen and called and loved by God. So, we live out our identity as His royal priesthood and declares His praises to the world. That's why po pala, pag isang tao, pag naintindihan niya, no, to some nga po, pag nagre-retreat po, nagre-retreat po tayo, pag nag-worship po doon, grabe-grabe magsipagtalunan. No po, pagdating ng Sunday, gusto nang buksan yung ano, church. Pastor, buksan mo na yung gate, gusto ko na mag-worship. Kasi po, naintindihan yung kanyang natanggap. And it's a daily battle, church, of remembering and reminding ourselves of who He is. Now, number four, and this is where I close. Number four, a living testimony of worship. As a house of worship, church, we're not just going to be talking about the songs that we sing, but the life we live as a house of worship. Yung bawat isa po sa atin is a house of worship. That's why, alam niyo po yun, aminin po natin sa hindi, may tumitingin po sa atin kung paano po tayo mabuhay sa mundong ito. Ay, oo, ganito yun. Ganito siya mabuhay eh. Ganyan yun siya. And that's where judgment comes in. Alam niyo po, church, the greatest testimony we can give to the world is how we live our faith every day. It's an act of worship. Every single day is an act of worship. Bilang bahay po ng pagsamba, kaya saan man tayo pumunta? Maring sa grocery nga lang po eh. Sa office. Sa bahay. Dala po natin yung liwanag ni Lord. That's why we live out our testimony of worship. Every moment can be worship. Every single hour can be worship. We are the church. In Matthew chapter 5, verse 16, "In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Ito po yung sinasabi ko po sa bawat isa pag nagbe-birthday po yung mga dinidisciple ko. Sinasabi ko, "I pray, Lord, that you display your glory over this man of God of yours." Kasi why, church? Ang sarap po yun, no? Grabe, nakikita ko yung kabutihan at katapatan ni Lord every time I could get to see you. Every time na nakakasama kita, grabe, na-uplift ako. And to those who have a kind heart, alam nyo, let's remain kind in this cruel world. In the same way, let your light shine before others. Yung alin po, yung how we live out our life, alam nyo po yun, when we can choose compromise over God's word, when we choose God's word over compromise, when we uphold our faith outside the church, sa work, sa bahay. Kahit nga lang po minsan pag nasa grocery store, pag may, ano ako, pet peeve ko po kasi yung pag nasa sa Jollibee, alam niyo po yung pag may order ka, tapos may rude customer. Parang, mga nakagad yun, ba't ka tumorder to? Ang takal naman ang ano mo? Parang pag chicken, nagsabi naman na, "Ay ma'am, 20 minutes to, 15 to 20 minutes po yung chicken." Ganyan. Ang tagal, 10 minutes na. Hindi man nagsabi nga na 15 to 20 minutes. Tapos mga galit ka. Di ba, nag-agree ka naman? Parang ako, paano ko sa ganun? Natitest yung aking patience and I can get to judge her.
Pero minsan po pala, baka mamaya, sobra po pala, may dinadala pala sa bahay, kaya ganun siya mag-alin, mag-respond. We can live out our light as a sign of worship as well. Kahit po sa anak natin, how we treat our what? Our children. No? We could be a light to them and that could be an act of worship. As a house of worship. Kaya po pala yun, everywhere you go, there's gonna be a house of worship there. Ay, dun. Kaya siya dun tinanim, kaya siya dun alin, dun siya nakatayo. Because why he is a house or she is a house of worship? Kasi po, aminin po na natin po natin sa hindi, yung atin pong mga aksyon, yung atin pong ginagawa, it reflects who we are at that moment. But when we do God's word, God's will in our lives, through it, God, others are going to see who God is in our lives. Mga kapatid, as I close today, bilang mga pinili ng ating Panginoon, as a chosen people, our lives is a reflection of His goodness. Let our lives be a reflection of His goodness. Pag nakita mo yung tao na yan, grabe to, no? Ang tibay nito. Grabe na yung pinagdaanan nito eh. Pero nananatiling nakatayo, panatiling sumasamba, pinipiling sumamba, pinipiling alin, umibig, pinipiling alin, maging mabuti pa rin. Kahit pwede namang hindi na. Lord, ganito nga sila eh. Pwede gawin ko sa kanila din yun. But we ought to live out who God is in our lives as a house of worship. The way we act, the way we speak, the way we treat others should declare God's praises. Should declare God's goodness. Pinapakita po yung pag-ibig ng Lord at grasya ng Panginoon sa mundong ito. You know what, church? Wala po tayong pabong mayabang. Lahat po tayo nakatayo lamang dahil sa habag at grasya ng Panginoon. I fail too. Nagkakamali din po ako. But thank God because of His grace in my life. That's why I ought to live, Lord, each and every day, baguhin mo ako, Panginoon. Whether in our daily work, our words, our relationships, we are called to be a living testimony of worship. This is, pag nakita mo yung katabi mo yun, ay, si sister, ganito yan. Grabe yan. Kaya ako nakakapagpatuloy din eh, kasi kalakasan ko yun eh. Grabe yun yung pinagdaanan nun, pero andyan pa rin. Naglilingkod pa rin, sumasama pa rin. Mga kapatid, mga magulang mga kapatid, bilang mga pinili ng ating Panginoon, hindi lang sa simbahan tayo dapat maging house of worship. Ang buong buhay natin po ay maging isang patotoo ng pagsamba. Sa gaya po ng binasa natin kanina, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sige po, palapakan po natin si Lord. Kaya po, pag pumasok tayo sa trabaho, sa pamilya, pag mayroon pong sitwasyon, paano po tayo mag-respond pag nai-stress? Amen. Sino po dito, ibang klase mag-respond pag stressed? Kapag kasama po natin yung ating mga mahal sa buhay, yung mga salitang binibitawan po natin every single day, do we speak life? Do we speak encouragement? So bawat ginagawa po natin is an act of worship to our God. Hindi po kailangan ng platform para po mag-worship. Hindi po kailangan ng alin. Hindi po kailangan ng mic para mag-worship sa Lord. Kung asan man po tayo, sa bahay, sa trabaho, sa community, your life is your stage. Your life is your platform for worship. Your life is a testimony of worship. So let your light shine wherever you go so that others may see God in you and give glory to Him. Shall we all stand up on our feet today? In the book of 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20, it says, "Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought
at a price. Therefore, honor God with your bodies. As a house of worship, honor our Lord with our bodies. We are a house of worship, chosen by God, filled with His Spirit, and called to honor Him. Tinawag tayo ng ating Panginoon, not just in church, but through every part of our lives. Sa lahat po ng aspeto ng ating mga buhay. And I for one would say, Lord, ang hirap nun. But we try. We try. It ties everything together pag naintindihan po natin that Lord, you are the center of everything that I do. Kung bakit ito ginagawa sa pamilya ko, kung bakit ito ginagawa sa simbahan ko. Because you are the center of my worship. As the house of worship, Lord, I ought to live my life declaring your goodness. You know, as a spiritual house, church, we are not just a building. This is not just a building na may pinapatayo po tayong building, may nakabili na po tayo ng lot, praise God. But what matters most is the living stones worshiping in that place. Representation of God's presence here on earth. Okay, let's remind ourselves po, no, that Christ is our foundation. So let's see to it, sometimes we try that God, let my life be an offering to you. That I am your chosen people. Kapatid, hindi lang tayo tinawag para pumunta sa simbahan. Tayo mismo ang simbahan. Shall we close our eyes? Let's bow down our heads today. Lord, as I look to my brothers and sisters, ang mga buhay na ba ito, Panginoon, ngayon? Lord, can you just let your presence here as we worship you, God, that we will just go and understand once again that we, ourselves, kami po, Panginoon, ay bahay ng pagsamba. So the way we live our lives matter. Kung paano kami mamuhay, kung paano kami magsalita. And how we honor you, Lord God, with our bodies, Lord, matters. Lord God, may we have this prayer in our heart that wherever we go, we are going to carry your presence. Kaya ngayong araw, if you can ask yourselves, handa na ba ako maging buhay na bato para sa Panginoon? Handa na ba ako isentro ulit yung aking ginagawa sa Panginoon? Handa ba akong dalhin ang presensya ni Lord sa bawat aspeto ng aking buhay? Church, let's commit today to be the house of our worship, to be the house of prayer, to be the house of faith, and to be the house of worship that God will be glorified. Kapatid, ikaw yun. You don't need a building. All you have to do is use your life for God's use only in worshiping our Lord. Hindi na sa loob ng simbahan, kundi sa ating mga tahanan, sa trabaho at komunidad. Today, church, can we just commit to the Lord? I just want to challenge you, Lord, let my life be a living stone, be a house of worship for your glory. As we close our eyes, as we bow down our heads, as we worship God, ask God, Lord, baguhin mo aking buhay so that I could be a house of worship for you to dwell in. We worship you, Father. A home is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. One more time, let's sing it from the top. My hope is built on nothing less than Jesus.
the way we act, the way we speak, the way we behave, the way we respond. Lord, may give it glory to you, Panginoon. That in everything we do, we are going to worship you, Lord God, as an act of worship. That wherever we go, Lord, we will be a temple for your glory and your presence to dwell in. Let our lives be a house of worship for your glory. Worship for you to dwell in. Yes, Lord. Lord, remind ourselves that in everything we do, you are the center of everything that we have. That's why we offer our lives as a spiritual sacrifice, God, as our sacrifice to you. Yes, Lord. And remind ourselves who we are in you and who you are in us. You are our good, good Father, our God who is faithful. Faithful now, faithful then, faithful forever. You will worship you today, Jesus. Come on, shall we just lift up our hands today? Come on, from the front to the back and left to the right. Mari po makitaas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. And as we lift up our hands, can you commit to the Lord? Struggles of my brothers and sisters today. But Lord, I pray that we open up our hearts, Lord, regardless of the season of our lives, God. Lord, the way we act, the way we respond to things, magbigay pa rin, Panginoon, ang kaluwalhatian sa iyo, God. Ito bang sasabihin ko, Panginoon, maluluwalhati ka? If not, Lord, I will not say it. Lord, ito pang gagawin ko, Panginoon, maluluwalhati ka, madidisplay ko ba yung glory mo, Lord? It will be a testimony of worship, God. If hindi, Lord, then I will not do it. Help me, Lord. Weak made strong in the Savior's love. Because, Lord, we cannot do it on our own. So, Lord, we continue, Lord God, to build our foundation on the solid rock, and that is you, Jesus Christ. As a house of worship. So before we part ways today, punuin mo kang Panginoon ng iyong presensya, God, for every day, Lord, yes, will be a battle, will be a warfare, Lord. Yes. So help us, God. Ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon, through the storm, you are the Lord of everything. So Lord, we will be at peace knowing that you are for us and not against us, God. And Lord, I pray also, Lord God, for my brothers and sisters, God, who is a house of worship, who has been serving tirelessly. Lord, I pray for strength today. Restore the joy of our salvation, God. Lord, may you just help us to always have a clean heart and a pure heart for you every time, Lord, that we live our lives. So Lord, we ask for forgiveness for the things we did, for the things we did do, for the things we said, and for the things we did say. Sa aming mga pagkukulang, God, we want to start anew to be a house of worship for your glory to dwell. For the last time, church, we're just gonna declare this song for the very last time before we part ways. I know we took too much time, but
Can we just allow God to move in there in our midst today? Come on, every voice is all declare. Christ alone, cornerstone, we made strong in the Savior's love. This wonderful moment that you have given yes, to everyone. Yes. Thank you, God, for your presence, Lord. Yes. As we worship you, as we honor you, hayaan mo, Panginoon, na maging mabangong samyo ito, Panginoon. That our lives be a living testimony of worship of who you are in yes. our lives, God. Help us, be with us. We thank you because whenever we call you, are there. Maraming salamat, God, for being good and faithful in our lives. So we just lift up our hands and let's all receive the prayer of blessing. The Lord bless you. I receive. The Lord keep you. I receive. May the Lord's face shine upon you. I receive. Receive that you are going to be a living stone. I receive. Receive that you are a house of worship. I receive. Receive that you are a house of prayer. I receive that you are a house of faith. I receive. Receive the strength that comes from the Lord. I receive. Receive joy, love, hope, peace, and receive the renewal of our commitment to the Lord. I receive. Receive the restoration of our salvation and the joy for the Lord. I receive. Hallelujah. Thank you, God, for this day. Maraming maraming salamat, God. You've been so good. Always been good. Always been faithful. And Lord, thank you because you are not done with us. You're in us, for us, and never against us. Maraming maraming salamat, God. And we give you back the highest glory, the highest honor, and all the adoration that you alone deserve. It's all we pray in the matchless name of our dear Lord Jesus Christ. And everybody say out loud, Amen! Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church Makawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon. Pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po, Philippine time po yan. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.